May ganitong klase ng ibon na kahit hindi nagtatae ay napakasobra nilang dumumi ng maraming kasamang tubig. So akala mo talaga ay nagtatae kahit ipa-check up mo ay okay naman. So normal lang daw yung mga ganong dumi sa mga ganitong klase ng ibon. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Masyado kaming namroblema dahil nga sa sobrang dalas niya talagang dumumi ng talagang mayat-maya, hindi normal kumbaga. So yung binila namin ito, kabilin-bilinan niya ay talagang pakainin namin ng isa hanggang dalawang butil na sunflower. Pero nung bumili naman ako ng sunflower seeds ay talagang hindi naman niya kinakain. So ngayon nagtry ako itong one week na to, binibigyan ko na siya talaga ng dalawang butil hanggang tatlong butil na sunflower seeds. So ngayon ay talagang kumakain na siya ng sunflower seeds. Kung kaya talagang napansin ko, hindi na siya madalas dumi at less water na yung kanyang pagdumi. Kung dati ilang minuto lang, nakakalima, anim na beses siyang dumudumi na maraming tubig. So talagang ako'y namumroblema. So dahil sa pinapakain ko na nga ng sunflower seeds ay talagang hindi na siya ganong kadalas dumumi at less water na nga yung kanyang pagdumi. Guys, itry nyo kung sino man yung merong ganitong klase ng ibon. Itry nyo talaga, matutuwa kayo dahil talagang hindi na siya masyadong dumudumi ng maraming tubig. Guys, ang maipapayo ko lang talaga ay talagang kung kayo ay nakakakita na ng pagdudumi ng inyong ibon, mas mainam na talaga ipa-check up nyo na kaagad. Lalong-lalo na kung kulay green na yung makikita nyo talagang dumi ng inyong ibon, ay talagang maging alerto kayo at ipa-check up na kaagad. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!